Okay, nandito na naman tayo sa next lesson, addition of integers. Ito yung request sa grade 6 mga lesson sa mga third quarter or fourth quarter. Kaya may nag-request, so balik tayo sa grade 6. Okay, sa addition of integers, if the addends have the same sign, the numbers are added and the common sign is affixed to the sum. Okay, if different signs subtract and affix the sign of the greater number. So, ang dami niyang rule. Pero ang rule, napakasimple lang. Sabi niya, pag parehas yung sign, i-add, tapos ilalagay yung common sign. So, gagawin natin yung example. Positive 8 plus positive 7, parehas yung sign, positive silang dalawa. So, i-add natin, 8 plus 7 is 15. Okay. Then, pareha silang positive. So, you put positive 15. So, ganun lang yung sign. Pag parehas, pareha silang positive, i-add mo sila, tapos ilalagay mo yung common sign nila, positive. So, ganun lang. Dami pang sinasabi doon. Pero, yun lang yung summary niya. Okay, next. Number 2. Negative 8 plus negative 7. So, parehas na naman sila ng sign. Parehas na negative, negative 7, sabi sa rule, pag parehas yung sign, i-add sila, 8 plus 7, so, that is 15, and affix the common sign. Okay, what is the common sign nila? Parehas silang negative. Okay, so naintindihan ba? So, yung rule dito, pag parehas yung sign, parehas na positive, ipagpa-plus, 8 plus 7, 15. Tapos ilalagay yung sign nila, positive. Pag parehas na negative, pag negative 8, tapos ito naman negative 7, parehas na negative, nag-a-add tayo ng integers, pagpa-plus mo sila, 8 plus 7, 15. Pero negative yung answer. So tandaan nyo yung rule ha, pag parehas yung sign nila, yun ang ilalagay, ipagpa-plus lang. Okay, malinaw ba? Ganun lang kasimple. Okay, punta tayo sa third example. Paano naman pag hindi magkaparehas? Okay, yung isa positive 8, yung isa negative 7. Sabi sa rule, pag hindi magkaparehas, ipagmaminus. Okay, so 8 minus 7 is 1. Sir, ano naman yung sign? Yung sign is yung kung ano yung sign ng mas malaking number. Ito 8, ito 7. So, ito yung mas malaking number. Yung sign niya is positive. So, ang sagot natin is positive 1. Okay, naintindihan ba natin? So, pag hindi magkaparehas yung isa, positive 8, ito negative 7, hindi sila magkaparehas ng sign, ipag-maminus. So, 8 minus 7 is 1. Yung sign niya, kung ano yung sign ng mas malaking number. Okay, naintindihan ba natin? Malinaw na malinaw para at least matutunan ng mga grade 6 nasa lesson ito. Importante ito, pati sa high school, kailangan nyo ito. Okay, so next. Oh, ito naman. Yung isa, negative 8. Okay, yung isa, positive 7. Anong sabi dun sa rule? Pag hindi magkaparehas yung sign, ipagsusubtract. So, 8 minus 7 is 1. Kaya lang, ano ang sign? Siyempre, kung ano yung sign ng mas malaking number, yun ang ilalagay mong sign. Anong sign ng mas malaking number? Yung mas malaking number ay 8, and sign niya ay negative. So, ang sagot ay negative 1. Okay? Naintindihan ba natin? Ulitin ko. Ito, negative 8. Ito, positive 7. So, hindi sila magkaparehas yung sign. Kaya ang gagawin natin is subtract natin. 8 minus 7 is 1. Negative siya kasi negative yung sign ng mas malaking number. Okay? Naintindihan ba natin? Baka sabihin nyo mabilis. Okay? So dahan-dahan lang para maintindihan nyo mabuti. Okay? So next, number 5. Number 5 is positive 50 plus positive 20. So, titignan natin yung sign, positive, ito positive, parehas ang sign. Pag parehas ang sign, ano ang gagawin? Pag paplasin, ipag-a-add. So, 50
plus 20 is 70. Okay? And sign is positive. Pwede mo lagyan ng positive or hindi na automatic positive. So, tandaan nyo, pag walang sign, ibig sabihin, positive yun. Pag nilagyan mo ng negative, yun ang sign niya, negative. Pero pag hindi nalagyan ng sign, kahit hindi ko lagyan ito ng positive, automatic positive yan. Naintindihan ba natin? Okay, so ulitin ko, positive 50 plus positive 20, parehas na positive, sabi dun sa rule, ipagpa-plus. Okay, so 50 plus 20, 70, tapos yung common sign nila na positive, ilalagay mo positive, kahit hindi mo nalagyan ito, automatic, positive na siya. Okay, next, number 6, negative 50 plus negative 20. So, pag titignan nyo, ito negative, anong ibig sabihin? Same sign. Ibig sabihin ng same sign, pareha sila ng sign according sa rule, pag same sign, pag aadin. Okay, 50 plus 20 is 70. Then, ilalagay natin yung common sign. Ang common sign is negative. So, negative 70 ang sagot. Okay, naintindihan ba natin? Ulitin ko. Ito, negative 50 plus negative 20. Negative ito. Ito naman ay negative. Sabi dun sa rule, pag pareha, same sign, you add. Okay, so 50 plus 20 is 70. And, affix the common sign. Ang common sign nila ay parehas na negative. So, ang ilalagay mo ay negative 70. So, naintindihan ba natin? Okay. So, ganyan yung mga ginagamit. Next, number 7. Negative 50 plus positive 20. So, pag nakikita nyo, ito negative, ito positive. Ibig sabihin, hindi sila magkaparehas yung sign. Different sign. So, pag different signs, anong gagawin? Pag sa subtract or ipag ma-minus. So, 50 minus 20 is 30. Sir, ano ang sign ng 30? Sabi dun sa rule, titignan mo yung sign na mas malaki. Ito 20, ito 50. So, ang susundin natin yung 50. Yun ang mas malaki eh. So, ang sign ng 50 ay negative. So, ang sagot natin ay negative 30. Okay? So, ulitin ko. Ito, negative 50 plus positive 20. Sa addition of integers, pag unlike sign, mag-subtract. Okay, so 50 minus 20 is 30. Pero kung ano yung sign ng mas malaki, ang sign ng mas malaki, yun ang susundin niya. Ang sign ng mas malaki ay negative, kaya negative 30. Okay, naintindihan ba natin? Pag same sign, i-add. Tapos yung common sign nila, yun ang sagot. Okay, ito positive 50, positive 20, kaya positive 70. Hindi ko na nilagyan ng sign kasi automatic positive. Okay, naintindihan ba natin? So, susunod, ang tabayanan nyo yung mga lessons sa grade 6. Ito yung addition of integers. Susunod is subtraction, then multiplication, then division. Ang tabayanan nyo lang dito sa Matuto, Learn to Love Math. Till next time!